Tulad ng inaasahan ko, pinagalitan ako ni Papa. Nasermonan din ako ni Lolo. Tapos napayuhan naman na Tito Devin. Pinagbawalan akong gumimik. Pero dahil may pasok ako ng gabi, hindi nila ako mapipigilan. Alas 7 ng gabi ang pasok ko. Sinadya talaga na panggabi dahil nga sa kondisyon ko. May ilang minuto pa akong hihintayin. Paalis na ako para pumasok. Siyempre, hindi naman mawawala yung alalay. Mga bodyguard na nakabuntot sa akin. Ganun sila sa tuwing magpapasaway ako. Nag-ayos ako ng necktie sa kwarto. Nang biglang may pumasok na babae. Pumapalakpak pa yung tenga. Nang aasar lang. Ako naman, tinignan ko siya ng matalim. Ano bang kailangan mo? Tanong ko kay Ate Esme. Pinsan kong Epal. Pinsan kong favorite ng lahat. Kasi napakatino at napakasipag daw. Higit sa lahat, hindi matigas ang ulo. Masama bang kamustahin ko ang pinsan kong grounded? Sabi niya, sabay upo sa gilid ng kama ko. Pinagsasabi mo? Sagot ko. Bigla siyang tumawa na malakas. Ganyan siya palagi. Nakakaasar pa ang tawa niya. Parang tanga. Kung hindi lang siya babae, at kung hindi ko siya pinsan, pinilipag ko na siya. Nakakapi ko na rin kung minsan. Bawal gumimik. Bawal cellphone. Bawal tropa. Sakit naman nun. Bakit pa kasi ang tigis ng ulo mo? Dugtong pa niya. Nung maayos ko na ang necktie ko, hinarap ko siya. Walang gana ko siyang tinignan. Kahit kailan, ayaw kong maging tulad mo. Sunod-sunuran. Papit ng angkan. Pagsabi ko na yun sa kanya, parang umusok yata yung ilong niya. Lumapit siya sa akin. Ako naman, napaatras. Bawiin mo yung sinabi mo. Inis niyang sabi. Paano naman? Ganti ko sa kanya sabay talikod. Ginagawa ko ito para sa lahi natin. Ngayon, kung para sa'yo laro lang ito, bahala ka sa buhay mo. Balang araw, magsisisi ka rin. Napabuntong hininga na lang ako. Lahat na lang kasi sila pinapamukha sa akin na wala akong ambag. Totoo naman kasi, paano ako magkakaambag kung ayaw ko nga yung gusto nila? Aswang na nga ako. Gusto pa nilang maging ganun ang buhay ko. Ayaw ko nun. Gusto kong maging malaya. Sabi ko sa'yo, maaasar ka lang sa akin kapag kinakausap mo ko. Nakangisi kong sabi kay Ate Esme. Tara na, pasok na tayo. Dugtong ko sa kanya. Nauna na ako naglakad palabas. Nakasunod lang siya. Ramdam ko naghihimutok siya. Pero hindi ko na lang pinansin. Sumakay na kami sa van. Nakatingin pa sa akin si Papa bago umalis. Basta parang pinagbabantaan ako ni Papa. Wala kasi siyang tiwala sa akin. Lalo na kapag nasa labas ako. Baka puro kalokohan lang daw ang gagawin ko. Pagdating namin ng school, wala namang gaanong tao. Yung mga makikita mo lang na mga estudyante na panggabi, kakaunti na lang. Konti lang din naman kasi talaga ang nag-night chip. Bumaba kami ng van na hindi ako pinapansin ni Ate Esme. Pinapabayaan ko na lang. Bahala siya. Naglakad na lang ako papunta roon. Walang katao-tao sa wall bukod sa akin. Boring pa. Wala akong dalang cellphone. Kinuha nila Papa. Tapos yung dala ko na lang na pera, 100 pesos. Talagang naniniguro sila na hindi ako makakagala. Habang naglalakad ako, bigla ako may narinig. Mga yabag ng paa. Tumatakbo. Paglingon ko sa likod ko, bumungad sa akin si Selena, yung kaklase ko. Isa pa ito. Makulit. Bakit ang bilis mo maglakad? Tanong niya habang hinihingal. Ano naman? Wala akong ganang tugon. Pinantay niya pa rin ang paglalakad ko. Huy, tapos mo na ba yung pinapagawa ko? Mamayan ipapasa yun. Sabi niya, bigla ko tuloy naalala yung gagawin ko. Hinungaling sana ang ambag ko sa grupo. Kaso, wala pa rin akong nagawa. Mas inuno ka pa kasing gumala. Tumingin lang ako sa kanya. Hindi ako sumagot. Tapos, napasimangot lang siya. Alam niya na wala akong gawa. So paano yan? Wala akong nagawa eh.
Sabi ko sa kanya, "Heist, ginawa ko na. Kasi alam ko naman na wala kang gagawin. Kapal mo." Nagtatari niyang sabi. Napangisi na lang ako. "Good," tipid kong sabi. Binilisan ko ang paglalakad para maiwan ko siya. Pero sinundan niya pa rin ako. Tutal, iisa lang din naman kami napupuntahan. Hindi siya tumigil sa kakadaldal. Naiirita na ako. Puro siya sisi sa akin. Puro siya bad trip. Hindi ko na lang pinapansin. "Paano magiging proud ang tatay mo sa'yo kung ganyan ka?" Sa sinabi niyang yun, napahinto ako sa paglalakad. Ewan ko, parang hindi ko nagusto ng sinabi niya. Kapag naririnig ko talaga si Papa, nabibwisit ako. Kasi naaalala ko lahat ng gusto niyang gawin ko. "Pwede ba? Manhimik ka na muna. Gusto ko ng peace of mind, okay? Please shut up," may hinahan kong sabi. Inirapan niya lang ako. "Okay, so rest in peace." Mabilis siyang umalis. Naiwan na lang ako sa kinatatayuan ko. Napapailing. Napapahinga na lang ako ng malalim. Parang kahit saan ako magpunta, wala akong katahimikan. Pagpasok namin sa room, mangilan-ngilan pa lang yung mga tao. Mga tamad kasi pumasok sa gabing iba. Palibhasa, mga anak mayaman. Wala pa rin yung professor namin. Nakaupo lang ako. Tapos nakasandal sa pader. Basta, tulala lang. Pero nung mahagip ko si Selena, napahinto ako. Nagtatali siya ng buhok. Tapos napasabi na lang ako sa hangin. Maganda sana tong babae na to. Kaso si Raulo. Bulong na akala ko naman, walang nakarinig. Pero hindi ko namalayan na nasa tabi ko pala si Bruno. Yung kaklase namin na maingay din. Na feeling close sa akin. "Yee! Type mo si Selena?" Matik na nagsalubong ang kilay ko. "Sinasabi mo?" "Sus, sabi mo nga maganda eh. Hehe." Dagdag pa ni Bruno. "Maganda siya, pero hindi ko type. Kaya tumigil ka." "Weh, alam mo, ganyan talaga sinasabi sa una. Hindi raw type, pero pag nagtagal, yee." Napaayos ako na upo. Humarap ako kay Bruno. "Hindi ka ba titigil?" Doon lang siya parang nailang sa akin. Bumalik siya sa inuupuan niya. Natatarinta. Tapos pangiting-ngiti na lang sa akin ang papilit. Dumating yung professor. Nagturo na kung ano-ano. Walang pumasok sa utak ko, kahit isa. Parang nasa ibang dimensyon yung utak ko. Mabuti na lang, pinabayaan na ako ng prof. Natapos yung klase ng ganun. 10:30 na kami nakalabas. Paglabas ko ng gate, nandoon na nakaabang yung mga alalay. Bantay na bantay talaga nila ang kilos ko. Pero may naisip kagad ako na palasot. "Heh, wait lang. Naiwan ko yung notebook sa room. Pagkukunwari ko kay Mang Hiner, pinakahid ng bodyguard." Tumango lang siya sa akin. Hinayaan niya lang ako na bumalik. Pero ang totoo, maghahanap lang ako ng ibang malalabasan. Nagpunta kaagad ako doon sa likod ng school, sa mga tambakan ng silya. Umakyat ako doon. Tapos matagumpay ako nakalabas. Halos mapatalon ako sa tuwa. Makakatakas ako. Hindi na ako nagsiyang ng oras. Lumayo na ako kagad sa school. Panigurado, hinahanap na nila ako. Mabuti na lang din, wala si Ate Esme sa van. Kasi pag nagkataon, pala naman yun. Naglalakad lang ako sa gilid ng kalye. Pupuntahan ko sila Jiro at Jean. May usapan kasi kami na magkita doon sa may plaza. Ilang minuto na ako naglalakad. Wala rin namang masakyan. Wala na kasing masyadong masakyan sa oras na yun. Maya-maya, napabagal yung paglalakad ko. May narinig kasi akong babae na sumisigaw. Hinanap ko kung saan yun. Pagkatapos noon, dinala ako ng mga paa ko sa palikong kalye. Medyo madilim. Patay sindi pa yung ilaw ng poste. Pagsilip ko, may babae na nakaupo sa semento. Tapos, may lalaki sa harapan niya.
pinigmasdan ko ng mabuti. Parang namumukaan ko yun. Sumingot-singot ako at hindi nga ako nagkakamali. Si Selena yun. Amoy sampagita kasi. Tinignan ko naman yung lalaki. Hindi ko makita ang mukha. Basta, parang sasaktan niya si Selena. Hindi ko alam magagawin ko. Kasi natatakot ako na baka kapag nailigtas ko siya, hindi ko na naman makontrol ang sarili ko. Kaso nga lang, makukonsensya naman ako kapag hinayaan ko siyang mapahamak. Nang nasa aktong lalapit na yung lalaki, sumikaw na lang ako, sabay labas sa pinagtataguan. Hoy! Presko lang ako na naglakad palapit sa kanila. Hindi naman ako kinakabahan. Nag-worry lang talaga ako para sa sarili ko. Kaya ang ginawa ko, umasta na lang ako na parang bad boy. Lumayo ko sa kanya. Pangit mo. Sabi ko, saka ko lang nakita yung mukha ng lalaki. Hindi siya tao. Sigurado ako dun. Isa rin siyang aswang. Hindi ako magkakamali. Amoy na amoy ko siya. Walang ano-ano, parang nataranta yung lalaki. Bigla siyang tumalantalon papuntang bubong. Kita ko naman sa mukha ni Selena yung takot. Siguro, kung okay kami ni Selena, yumakap na siya sa akin. Pero pinatayo ko lang siya. Tayo na. Tapos na yung eksena. Uwi na. Sabi ko. Pinagpaganya ang puwet niya. Tapos nagpasalamat sa akin. Sarap nga sa tenga eh. V, alam mo ba kung ano yun? Bakit ang taas yung tumalon? Nangangamba niyang tanong. Ay, hiyaan mo na yun. Siya, alis na ako. Aalis na sana ako. Pero hinabol niya ako. Kumapit pa siya sa braso ko. Sama ako. Huwag mo ako iwan. Please. Natatakot ako. Baka bumalik eh. Please V, huwag mo akong iwan. Pagmamakaawa niya. Bitawan mo nga ako. Yuck. Sige na V. Please, natatakot talaga ako. Oo na. Huwag ka nalang dumikit. Parang tangay. Wala na ako nagawa. Magsabay kami naglakad. Dumaan kami dun sa kalye. Medyo dinadaanan talaga ng mga sasakyan. Marami kasing ilaw dun. Habang naglalakad kami, hindi namin maiwasan na hindi mag-usap. Ano ba kasi ginagawa mo ron? Tanong ko sa kanya. Naglalakad. Wala na kasing masakyan. Sagot niya, napalingon-lingon sa likod. Ah, tipid kong sagot. Eh ikaw, bakit ka rin nandun? Sinusundan mo ako, no? La, asa ka naman. Napadaan lang ako doon, no? Tumatakas ako sa mabantay ko eh. Pagkatapos noon, hindi ni siya nagsalita. Ilang minuto kami naglakad. Minadaanan kami convenience store. Bigla niya ako niyaya na kumain. Nagugutom na raw siya. Pero wala na akong pera. 100 lang talaga ang baon ko. Ikaw na lang. Wala akong pera. Sabi ko sa kanya. Umirap siya. We, apo ng mayor, walang pera? Huwag nga ako, V. Lukuhin mo lelang mong panot. Sarcastic ko niyang tanong. Grounded ako. Lahat wala. Ah, sige. Libre na lang kita. Total, niligtas mo ako kanina. Ano? Deal? Hindi muna ako sumagot. Nag-isip muna ako. Baka kasi isumbat niya pa to sa akin balang araw. Huwag ka nang mahiya. Wala ka nun. Isipin mo na lang. Ganti ko sa ito. Tara na. Nauna na siyang maglakad papasok. Sumunod na lang din ako. Ay, napakakulit talaga ng babaeng yun. Bakit ba ang kukulit ng mga babae? Nakakapikon. Kahit kailan, ayaw kong maging tulad mo. Sunod-sunuran. Papit ng angkan.